natin is mapapalit lang tayo ng polarized film para umangat yung display features ng LCD natin. Pero since uneven nga yung cut niya, so hindi natin siya pwede gamitin. Meaning naka-offset yung mga edges niya. Kahit naka 0 degrees siya. Unlike sa may stock film natin, kapag 0 degree is hindi na siya nakikita. Para magamit natin kung anong degrees ang gusto natin. So as per checking and trial mga sir, ang nakikita kong pwedeng gamitin dito is yung 0 degree at saka 45 degrees, yung inverted. So what's up mga sir? So for today's video mga sir, as you can see, so ito na naman yung COSO digital gauge copy natin. So for the yung first upload natin mga sir, is sinabi ko naman doon na meron tayong problema about sa brightness ng COSO digital gauge copy natin, which is hindi makita during daytime or kapag direct yung araw. Kapag naka-focus talaga directly, so as in wala talaga tayong makita. So ito siya ngayon mga sir, gagawin natin siya ng paraan ngayon para makita natin yung display ng COSO digital gauge copy natin. So bali ito mga sir, naka-on na yan. So ewan ko lang sa video, sa camera kung may nakikita, pero naka-on na yan. So ang gagawin natin dito mga sir is simple lang. So wala tayong gagalawin sa IC niya, or I mean sa brightness backlight niya, sa mga LED backlights niya, wala tayong gagawin. So ang gagawin lang natin is magpapalit lang tayo ng polarized film para umangat yung display features ng LCD natin. So first mga sir, may 7 volts to dito. Tatanggalin nyo lang yan mga sir. Pero ipapakita rin naman natin kapag kabit na tayo ng polarized film mga sir, i-explain din natin ulit. And then ito mga sir, as you can see, yan, tanggal na yung film natin. So madali lang naman din ito tanggalin mga sir. So kukuha ka lang ng cutter and then iaangat mo lang dito ng dahan-dahan. So dapat wala lang, so dapat magaan lang yung kamay mo para hindi masira yung LCD natin mga sir ito. And then maganda sana to mga sir kung even yung cut ng shape ng digital gauge natin sa LCD, para sana pwede na rin natin to magamit kapag nag-invert tayo. Pero since uneven nga yung cut niya, so hindi natin siya pwede gamitin. Meaning naka-offset yung mga edges niya. So hindi natin siya pwede gamitin. Kapag in-invert natin siya mga sir, ayan, makikita nyo, hindi na siya lapat sa LCD niya. And then at the same time pala, hindi rin pala natin siya pala pwede gamitin ulit, kasi once na tinanggal natin to mga sir, tong LCD natin, kapag kinabit natin siya ulit, hindi na siya magdidikit na maayos. So mas maganda bumili tayo ng bago. Ito yung original polarized film ng COSO digital gauge natin mga sir. So ayan, so ngayon nag-testing tayo sa, as usual, kapag tirik yung araw, para makita natin kung anong degree yung gagamitin natin na film. So anyway mga sir, ang polarized film kasi is may mga degrees yan. May 100, merong 0 degree, 45 degrees, 95, and 135 degrees. So kapag iniikot mo, ayan, nagbabago-bago yung degree niya. So pwede mo siya gamitin inverted. Yan, ganyang features, ganyang display. Ayan mga sir. So anyway mga sir, bumili ako ng film, polarized film, bali ito yun. So ayan mga sir, bali ito yung 0 degrees ng film natin. As you can see mga sir, ayan, nakikita naman siya kahit naka 0 degrees siya. Unlike sa may stock film natin, kapag 0 degree is hindi na siya nakikita. So kapag natutok sa araw, hindi na siya makita. So ito yon, 0 degree. And then papakita ko ulit yung 0 degree ng film natin. So ito yon, nakikita siya, pero
hindi naman gaano, pero pag nilagay na tong cover natin, is hindi na talaga siya maaninag kasi nagre-reflect ulit yung lens nito. So as in wala na. So ito yung sinasabi ko, bibili tayo ng film para magamit natin kung anong degrees ang gusto natin. So as per checking and trial mga sir, ang nakikita kong pwedeng gamitin dito is yung 0 degree at saka 45 degrees yung inverted. Ayan mga sir, yung inverted. Yung inverted mga sir, ayan, kahit saan angle mo siya, kitang-kita. Ayan, kitang-kita siya. Ayan. Malinaw siya mga sir, lalo na personally. So, hindi ko lang kasi maayos yung setting ng camera natin kasi first time ko nag-video ng nakatirik yung araw. So, syempre, hindi naman tayo ganun kagaling mag... Hindi naman tayo ganun kagaling pagdating sa settings ng camera. So, hindi naman tayo photographer. Kaya... Personally mga sir, masasabi ko yung 0 degree ito at saka yung inverted na 45 degrees ang pwede natin gamitin. Anyway mga sir, yung pagbili ng film is hindi lahat ng LCD pare-parehas ng degree yan, magkakaiba. Unlike sa Enmax, Honda Click, Aerox, magkakaiba yan ng degrees mga sir. So iikot-ikot mo lang siya. And then ito yan mga sir, ito yung 0 degree na sinasabi ko. Ayan siya. So nakikita naman siya mga sir. Nakikita naman siya. And then ito naman yung 135. Ayan. And then ito yung 90 degrees mga sir. At saka ito naman yung inverted. So yung nakikita ko talaga tulad ng sabi ko, paulit-ulit na sinasabi ko din, either 45 degrees ito yon. So either 45 degrees ang gagamitin natin or itong 0 degrees. So nasa sa inyo na yan mga sir. Pero sa akin, pag-iisipan ko pa rin talaga kung ano yung gagamitin ko, kung 0 degree or 45 degrees. Kasi ang doubt ko lang kasi sa 45 degrees mga sir, kapag naka-invert na, kapag gabi, baka hindi makita kapag nag-change light tayo. Baka di na rin siya... Pero feeling ko magbabago pa naman, pero hindi katulad ng... 0 degrees mga sir. Na-testing ko pa lang kasi sa gabi yung 0 degrees. Ayan, nagabago talaga yung kulay niya. Ayan mga sir, nagabago yung kulay niya. Yung sa inverted na 45 degrees, ayun lang yung hindi ko pa sure mga sir. So ayan, kapag nag-invert, May mga times sa pag nag-switch tayo ng light is may time na hindi siya ganun kakita, pero pag in-angle mo nakikita mo siya. So meaning hindi lahat ng kulay is okay din sa 45 degrees. So ayan mga sir. Kaya i-check mo rin yung mabuti, mas maganda mga sir kung magte-testing kayo sa tirik na araw. So anyway, ginagawa natin tong video na to is para at least ngayon alam niyo na yung isang way para mapataas yung brightness ng COSO display natin. So again, katulad ng sabi ko, nasa sa inyo na lang kung gagamitin niyo yung 0 degrees or yung inverted. Kasi yung 135 kasi mga sir is napakadilim na. So kapag nilagyan mo ng lens cover yan, is hindi na siya makikita. Unlike sa inverted or 45 degrees, kapag naglagay ka ng lens, iskita mo pa rin siya. Ayan mga sir, hindi lang ganong nakikita sa may camera, pero personally mga sir, iskitang kita siya kapag inverted talaga. At saka yung sinasabi ko na isa, yung 0 degrees. Ayan, kapag naglagay ka ng lens mga sir, iskita rin siya. So... hindi lang siya talaga nakikita sa camera, pero personally kitang-kita siya. Again mga sir, katulad nga ng sabi ko, hindi tayo professional photographer para sa right setting ng camera pag nasa outdoor tayo. So anyway,
This video will serve as your guide, mga sir, para makapag upgrade kayo ng brightness nyo sa inyong mga motor. Pero ipapakita ko para naman kung paano ko ito i-install, and then ito testing natin ng trick yung araw, mga sir. So,